Darako po tayo sa ating ikasyam na sermon ngayong taon na ito. At kung nakita niyo yung poster, ang title po ng ating sermon is Divine Division. Divine Division. Ang text po natin ay hango sa aklat ng Mateo, Matthew chapter 10 verses 34 to 39. Inayayang ko po lahat na tumayo at ating pong sabay-sabay na babasahin ang talatang ito. Ulitin nga po, our text is in Matthew chapter 10 verses 34 to 39. Kung naroon na po kayo, atin po itong sabay-sabay basahin na may paggalang. Verse 34. Do not think that I have come to bring peace to the earth. I have not come to bring peace but a sword. For I have come to set a man against his father, and a daughter against her mother, and a daughter-in-law against her mother-in-law. And a person's enemies will be those of his own household. Whoever loves father or mother more than me is not worthy of me. And whoever loves son or daughter more than me is not worthy of me. And whoever does not take his cross and follow me is not worthy of me. Whoever finds his life will lose it. And whoever loses his life for my sake will find it. Pagpalain ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Tayo po yung mga kaupo. Ito po ay naisulat, ang aklat ng Mateo ay naisulat ni Mateo, Matthew, probably the year 50s to 60s AD. At si Matthew po ay siya po ang dating tax collector o taga-collector ng buwis. At siya po ay naging disipulo ni Kristo. At ito po ay naisulat primarily para sa mga iglesia ng Antioch sa Syria. Ito po ay pinatutungkulan o sinulatan ang mga parehas na Hudyo at mga Hintil na mga Kristiyano. Ito po ay patungkol predominantly sa buhay ni Jesucristo mula sa kanyang kapanganakan sa Nazareth hanggang sa kanyang kamatayan, paggalibing at muling pagkabuhay at ang pagpapakita ng pag-arrive ng kingdom ng Panginoong Jesucristo. Ito po'y nasulat para maipakilala at maibulalas, may demonstrate kung ano ang ministeryo ni Kristo Jesus bilang isang tagapagligtas o Messiah. Ito po ay pinakita kung paano ang pangako ng Diyos mula Old Testament papatungo sa panahon ni Jesus ay nanatiling tapat. Makikita po natin sa mga talata na papapatunay na si Kristo Jesus ay ang anak ng Diyos. At ganun din po, no, makita natin yung pagpapakilala ni Mateo patungkol kay Kristo Jesus, kung sino siya, at paano ikinokonekta ang lumang tipan sa bagong tipan, at pinapakita rin yung pagliligtas ng Diyos sa bayan ng Israel, hindi bilang isang bansa, kundi bilang isang hindi bilang isang literal na bansa na kapag ikaw ay Hudyo ay ligtas ka na, kundi paano niya hinirang at niligtas ang kanyang mga hinirang. Ganun din po ay pinakita na ang kaligtasan pong ito ay nagmumula lamang sa natapos na gawa ni Kristo Jesus at hindi dahil sa kanilang lahi, hindi dahil sa kanilang mga karunungan, sa kanilang galing o sa kanilang pag-perform religiously, kundi ito ay dahil lamang sa kaligtasan na binigay ni Kristo sa pamagitan ng kanyang pagkabayubay ng kanyang katawan sa krus ng Kalbaryo at pagtigis ng kanyang dugo, pagkalibing at muling pagkamatay, pagkalibing at muling pagkabuhay. Pinakita rin po dito ang mga mananampalataya kung paano sila namumuhay bilang tagasunod ni Kristo at kung papaano rin ma-establish or maitatag ang iglesia ng Panginoong Jesucristo at kung ano ang kapangyarihan ni Kristo Jesus na kahit siya'y nasa kalangitan na, siya'y nag-ascend na sa kalangitan, umakyat na sa langit, e nandoon ang banal na espiritu na nagpapatuloy ng pagpapalago ng kanyang iglesia. Ganun din po, pinakita rin dito ang Great Commission, ang pagsugo ng Panginoon sa kanyang mga disipulo to evangelize the whole world. But first, itong
binasa natin sa chapter 10, kung makikita natin mula verse 1, ang local mission works ng mga apostol na kung saan ay inuna muna nila ang mga Hudyo o ang bayan ng Israel. Ganun din po, makita natin na ang istorya na naisulat ni Messiah ay nag-corroborate sa mga ibang gospel accounts. Ito po ay sinulat ni Mateo sa setting ng panahon ni Kristo ng kanyang pamumuhay sa bansa ng Israel, na kahit hindi sila aktwal na bansa, ibig sabihin sila ay under Roman occupation, non-existent yung literal na government ng free Israel or ng kingdom ng Israel. Pero pinakita dito na kahit ang physical o ang temporal na bayan ng Israel ay nasakop ng bayan ng Roma o ng bansang Roma, never naigupo o nasakop ang kaharian ni Kristo. Bagkos ito ay patuloy na lumalawak, lumalaki ng lumalaki, at tayo nga po ay inabot. Nung kamakailan lamang, nasyak ako nung nakita ko yung isang news na nabasa sa social media. Sabi po dito, isang page yung fina-follows mula sa Reformed Christian Voice Radio. Sabi dito, "The Southern Baptist Convention kicked out the second largest congregation, Saddleback Church, the renowned Orange County megachurch founded by pastor and best-selling author Pastor Rick Warren for having a woman pastor." Talaga? Kumilos ang SBC. Wow. And then another, yun na isang headline from a Christian source, and this another source that I've read is from the Associated Press. So Associated Press, ito yung international press na kung saan ay kumakalap sila ng mga balita, na yung talagang mauugong na balita sa buong mundo. Nagulat ako na hin-headline din ito. Sabihin, ganun ka-popular si Rick Warren. "The Southern Baptist Convention on Tuesday ousted its second largest congregation, Saddleback Church, the renowned California megachurch founded by pastor and best-selling author Rick Warren for having a woman pastor." Similar yung headline nila. And then, I did my research, a very short research, kung anong precursor ng pangyayaring ito. Bukod sa Saddleback Church na kinick out na sa Southern Baptist Convention, kasi ang dami na nagrereklamo, ang dami na pinapayagan ng mga hindi biblical na paraan sa sa gawain ng iglesia. Ngayon, sinearch ko na hindi lang pala sila, kundi may lima pa, o kasama sila dun sa lima. Ang iba sa kanila ay ganun din ang nangyari, ordain ng women pastor. Yung iba naman, may ibang sin issue kaya nila tinanggal. And then I've read this statement from Rick Warren before 2021 or 2022, before mangyari yung pag-kick out sa kanila, when he said, "We have to decide if we will treat each other as allies or adversaries." Ulitin ko ang statement niya. "We have to decide if we will treat each other as allies or adversaries." Sinasabi niya, kailangan nating magdesisyon kung tartatuhin ba natin ang isa't isa bilang magkakampi o magkaaway. Pertaining to his decision to ordain women pastors na magkaroon ng mga babaeng pastor sa pulpito, at kung ano ang gagawing aksyon ng convention. Ang SBC po ay minemaintain naman nila yung locality ng mga church. Kumbaga, may independence ang bawat local church, pero pagdating sa ganitong mga ina-uphold na katuruan, nagkakaisa naman sila. So, I was thinking, the statement of Rick Warren, yung sinabi ni Rick Warren, we have to decide kung tatatuhin ba natin ang isa't isa bilang kaaway o kakampi. This is actually a statement of defiance.
Kasi sinabi natin defiance, papangahas. Hindi ito isang inspiring statement na, oh, magmahalan tayo, magkampihan tayo. Hindi. Sinasabi dito that we must draw the lines. Kailangan nating i-identify kung tayo ba ay magkaaway o magkakampi. At yun nga ang nangyari. Nag-decide ang SBC to draw the line. They are now out of the convention. This is one of the largest Baptist denominations of states, if not the whole world. At dineside na hindi na sila kasama. Sa text na binasa natin, divisions na kagaya nito ay hindi na bago kay Kristo. In fact, winar niya ang mga mananampalataya. So this afternoon, the message I want to deliver to you is that the divine division through the sword brought by Christ sets apart those who love God more than life and those who love their life more than God. Ulitin ko po. The divine division through the sword brought by Christ sets apart those who love God more than life and those who love their life more than God. Ang isang division na nagbumula sa Diyos na galing sa espadang dala ni Kristo dun sa text na binasa natin ay pinaghihiwalay ang mga nagmamahal sa Diyos kaysa sa kanilang buhay at nagmamahal sa kanilang buhay kaysa sa Diyos. Para maintindihan natin kung paano o kung bakit o paano nakarating ang Panginoong Jesucristo sa ganung statement na winawarn niya or ina-expose niya sa mga disipulo, sa mga apostol, kung ano mangyari ng kanyang, o kung ano implikasyon ng kanyang pagdating sa lupaing ito. Nung sinabi niya, huwag niyo expect na nagdala ko ng kapayapaan, ngunit nagdala ko ng tabak. Okay? Sa simula, na-select yung mga disciples. The disciples were selected in verses 1 to 4. Pinakita doon yung mga disipulo. They were listed. Pinakita kung sino yung mga disipulo ng Panginoong Jesucristo. At mapapansin natin, kasama po doon si Judas. Kasama siya doon. Pangalawa, makita natin na binigyan ng Diyos o ng Panginoong Jesucristo, binigay niya yung mission field. Pinakita niya, o dito kayo magtatrabaho. In verses 5 to 6, sinabi doon na go into Israel. Sa Israel muna, huwag muna sa ibang lugar, huwag sa mga Hintil, huwag sa mga Samaritano, unahin nyo yung mga Jewish people. And that is an exclusive call. This is before they were told to go to all the world. Sabi dito, dito muna kayo sa mga Hudyo. At dito rin pinakita yung instruction. So there is selected there are the selected disciples, the mission field, and number three, the instruction. Ano instruction? That what they are to do sa kanilang mission. And ang kanilang trabaho is to preach and heal. Preaching and healing. Okay? Malinaw yung kanilang job order. To preach and heal. Preach about what? The kingdom of God. The kingdom of Christ na dinala niya. Ang kanyang pagliligtas, ang ebanghelyo, at ang kagalingan. Bakit kailangan may kagalingan? Kasi kasama doon sa pananampalataya o sa paniniwala ng mga Hudyo na para ma-authenticate na ikaw talaga ay sugo ng Diyos, eh kailangan merong kumbaga signs, wonders, and miracles. They were taught to scrutinize prophets like that. Tinuruan sila na kilalanin ang mga propeta sa pamagitan ng mga signs and wonders and miracles nila. At kung pansin ninyo sa naunang part ng chapter, ang grouping nila is 4 by 4 by 4. Tatlo, may isang leader, apat sila. Tatlong grupo, apat. 12 sila eh, 4, 8, 12. Okay, binilang ko pa, baka magkamali ako. Pero makita natin doon na merong mga significance ito sa cultural sensibilities and sa spiritual sensibilities nung kanilang nireach out. Okay? Pagdating sa mga Greeks, anong kailangan nila? Shinare ito dun sa conference na inatina namin ni Bimon. Intellectual. Yung mga Romano, yung mga Griego, yung mga Gentiles,
ang mas nakakot sila hindi sa signs, wonders, and miracles lamang, kundi kailangan logical ka. May philosophical background ka. Kaya salamat sa Diyos na merong isang Apostol Pablo na well-learned sa bagay na yan. Kaya na, siya naman yung sinugo sa mga hintil. So, may specific mission field, may specific instruction, and then, hindi ka paalisin ng Diyos na wala kang supply. So, the disciples were given their supplies. At ano yun? So, verses 8 to 15, very exhaustive instruction. Sabi doon, pinakita kung paano mapoprovide yung mga pangangailangan nila. O, huwag kayong magdala nito. Ito lang dalihin ninyo. Bakit? Because the workers deserve their wages. May instruction kasama yung word. So, maintindihan natin ng malinaw na hindi sila pinadala lang ng Panginoon. Bahala na kayo sa buhay nyo. Hindi. God provides through His people na tinatouch din ng word, ng preaching, at ng healing. And then after that, they were also given a warning. Ano yung warning na yon? So verses 16 to 18, persecution. They were warned. Hindi sila pinasugod. Lord, di mo naman sinabi na mapapersecute pala kami. No, sinabi niya. Mapapersecute kayo. Makakaranas kayo ng pagtutuya. At hindi lang yon, natapos doon sa warning. Binigyan din sila ng counsel. Hindi lang warning, but they were given counsel. The disciples were taught that they will be brought to the rulers, to the courts kung saan sila ay lilitisin. Pero ang pangako ng Diyos, God will defend them. God will put the right words in their mouth. So hindi lang to counsel na counseling, ito yung gawin mo. Hindi. Literal na meron silang tagapagtanggol. Meron silang kung sa atin ngayon ang ating advocate, ang banal na espiritu sa panahon na yon ay ang espiritu ng din ng Diyos na nagbibigay sa kanila ng wisdom to answer. And then, hindi lang yung warning, hindi lang yung counsel, they were also given the expectation. Ano yung expectation na yan? Yung warning ng mapapersecute sila is also pinalawak ni Kristo na hindi lang to warning, expectation nito. Okay? Iba yung winarn ka, meron diyang patibong. Di ba? Hindi mo alam kung nasaan. Basta may patibong dyan. Bahala ka na. Hindi ito. Binigyan sila ng expectation kung saan manggagaling. And makita natin yan in verses 24 to 25. Yung expectation nila ng persecution ay rooted sa kung bakit sila mapapersecute. Bakit? Dahil kay Kristo, dahil sa Ebanghelyo. In verses, hindi lang expectation ng persecution, but they were also given not only the counsel, not only expectation, but also encouragement. May counsel, andito ang inyong attorney, tagapagtanggol, he will give the right words in your mouth, but they were also given encouragement. Sa persecution, binigay ng Diyos ang kanyang pinaka closest kumbaga pinaka mahigpit na yakap sa mga disipulong ito. At tinuturuan sila ng Panginoon na huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot. Matatakot kayo sa pumapatay ng katawan. Matakot kayo sa kayang pumatay ng kaluluwa. Kaya maghayag kayo ng Ebanghelyo. And lastly, sa ating text, the disciples were given the truth. They were given the truth. Now, the truth of the gospel is very clear. Their preaching is very clear that is the truth. But the underlying truth there is Christ did not bring peace but sword. Christ did not bring peace but sword. So the point here is the first mission of the disciples is not aimed to just show signs, wonders, and miracles and point them to Christ. Ang unang misyon ng mga disipulo, ng mga apostol, ay hindi lamang magpakita ng mga senyales, ng mga himala, ng signs, wonders, and miracles. Hindi lang yon. Hindi lang para maghayag ng salita ng Diyos. Pero pinakikita rin dito, but also to wield the sword
of God's word so that true peace can be attained. Ulitin ko po. But also to wield the sword of God's word so that the true peace can be attained. Na kanila ring ilabas itong armas, ang espada na dala ni Kristo Jesus para ang totoong kapayapaan ay makamtan. Ano ba yung totoong kapayapaan? Ang totoong kapayapaan, eh hindi lamang ito yung katahimikan. But this is the cessation of conflict, of hostility between God and man. Na ang Diyos ay hindi mo nakalaban, kundi siya ay kakampi mo na. Hindi ba't napakagandang malaman na meron tayong kakamping Diyos? Dahil kapag kaaway mo ang Diyos, wala kang kapayapaan. So, this afternoon, gusto nating makita na itong sword na ito, binanggit po sa text natin that the sword divides families and loved ones and turn them toward each other. Pagbanggain ito, sabi mga pinan, mga tatay sa anak, magbanggaan sila. But this is not the sword of battle, yung paglalaban-laban sa gera. Makita natin, no, ang basihan ay love and hate. Medyo may parang ano, no, yung ang tawag sa ganun, emotional na emotions na involved. Kasi love and hate, hindi lang puro action. Pero gusto kong maintindihan din natin that this is not a sword of judgment ng paghuhusga ng Panginoon. Dahil sinabi na niya sa John chapter 3, I did not come to the world to condemn the world, but to save the world through Christ, sa kanyang pagliligtas. Nais nating maintindihan na ang sword o ang espadang binabanggit dito ni Kristo na hindi magdadala ng kapayapaan ay isang gamit, no, kagamitan siya, no, hindi para kumitil ng buhay, but it's the same sword na sinabi sa salita ng Diyos, sharper than any two-edged sword, divides the bones from the marrows. Natatahon nito ang utak ng tao. Pinaghihiwalay ang mga laman. So this kind of sword na ginagamit ay may example natin sa sword na ginagamit ng isang matadero. Ano ba yung matadero? Butcher. No? The butcher's knife is intended not to kill. Patay na yung ano yun, no? Yung inatadtad. At this point, hindi na siya pang katay, kundi pang separate ng meat at two different cuts. So, maintindihan po natin na tayong mga niligtas ng Panginoong Diyos, tayong mga na kay Kristo Jesus, meron tayong natural na mararamdaman the separation sa ating pinanggagalingan. Ano po itong separation na to? Ito na yung pagkakat ng katotohanan ng salita ng Diyos in its most naturalistic way. Hindi ito artificial, meaning hindi ito pinipilit. Kapag ikaw ay na kay Kristo, you can't help but be separate. It's either you will hate yourself, mamaya explain natin yun, what it means to hate ourselves. Hate the people around us, or they will hate us, and they will repulse us. Ilalayo nila ang sarili nila, o itataboy nila tayo. Natural yung phenomena na yon. Mangyayari at mangyayari. So, gusto ko pong maintindihan natin that this divine division, ang purpose po nito is to propel us to obey the greatest commandment. Ano ba yung greatest commandment? Hear, O Israel, the Lord thy God is one God, and thou shalt love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. That's the greatest commandment. Tama po ba? At itong greatest commandment na ito, hindi ito magawa ng mga Israelita. Hindi nila ito lubusang ma-accomplish o tawag dito, hindi sila makapag-comply. Bakit? Wala silang kapangyarihan. Wala silang kalakasang gawin ito. Sila'y patay sa kasalanan unless someone will save them, regenerate them,
kung paano niligtas tayo, binuhay at niligtas muli ng Panginoon, doon lamang tayo makatatayo at makakakilos at makakagawa. Nais kong maintindihan din natin na ang purpose ng divine division nito is also to bring order to our lives. Last week, we've studied the book of Haggai. Pinakita doon yung hindi tayo designers, but we're builders. We're not taught or called to design our own houses and place it in the spot where God's supposed to dwell. Ayokong ma-miss natin yung part na yun, no? Kasi kanina pinakinggan ko yung review. Habang yung misis ko itong week na to ay nagre-review rin nung preaching ko nung Sunday, last Sunday, he asked me, saan mo na ko yung source na yun? Talaga bang may historical or meron ba sinabi sa Bible na doon sila nagtayo sa plot of land na para sa Diyos? Talaga bang naisulat sa Biblia? Now, ito yung kagandahan ng pag-aaral ng salita ng Diyos. The Word of God points us to truth. At yung truth na yan, and ultimately nasa scriptures, pero nililid tayo nito sa iba't ibang katotohanan pa na magiging essential na masagot yung ating mga katanungan. So, wala namang binanggit na doon sa text na binasa natin na doon talaga sila nagtayo sa Temple Mount. But in historical records, after the tawag dito, exile from Babylon, when they went home to the land of Israel, nagsettle sila saan? They settled in the higher ground. At ang Jerusalem, ang Temple Mount, yun ang pinakamataas na spot in all of Jerusalem, in the city of David. For what? It's for security purposes. Nasa higher ground ka, malayo pa lang, kita mo na kung sino susugod sa'yo. Alam mo na kung ano yung danger na paparating. So sa madaling salita, mga kapatid, base sa pag-aaral, they built and designed their houses on top of the design of God. Na dapat dito yung templo ng Diyos. Dito dapat may tatag ang kanyang templo. Nasimula na nga eh. No, meron na nga ang pundasyon, pero doon pa sila nagtayo banda sa pinaglalagyan dapat ng Panginoon, ng templo ng Panginoon. They've lost their priority. And the divine division, binanggit natin kanina, it will bring order to our lives by identifying and setting our priorities. Tatanggalin nito yung mga unnecessary loads natin. Tatanggalin nito yung mga unnecessary anxieties natin sa mga bagay na hindi naman natin dapat pinapriority. Naranasan nyo na ba na sumakay ng tren, no? Habang ikaw ay may daladalang galing kang Divisoria, nag-LRT ka, or nag-MRT, LRT, pagsakay mo ng train, ang dami mong dalang, bigat. Luwag naman yung tren. Pwede ka umupo. Pero habang nakaupo ka, bitbit mo pa rin yung dala mo. Nakaupo ka, nakasakay ka sa tren. Pero dala mo pa rin yung kabigatan ng mga pinamili mo. Doesn't make sense. At ganito ang ginagawa ng truth. Yung divine division na ginagawa ng Panginoon, tinatanggal nito yung mga unnecessary loads sa buhay natin so that we can obey God by setting our priorities right. May tama yung prioridad natin sa buhay. So question, ano yung priorities ng buhay ba natin ngayon bilang mananampalataya na kailangang tamaan nitong tabak na ito upang matanggal yung mga unnecessary things so that we can focus in obeying the greatest commandment? As the text says, balik po tayo sa text natin, do not think that I have come to bring peace to the earth. Hindi ibig sabihin ito na hindi Prince of Peace si Christ. Ang punto lang dito ay yung peace na ito ay hindi patungkol dun sa pagiging tagapagligtas niya, nagbigay ng kapayapaan sa isang makasalanang tulad natin. Sinasabi dito na
si Kristo ay bubulabugin ang ating mga buhay. Once natamaan ka ng blade na ito, ng tabak na ito, ng sword na ito, your life will never be the same again. And I'm telling you, kahit anong pag-resist natin sa salita ng Diyos, susugat at susugat at susugat ito sa atin. Maaring hindi natin maintindihan sa ngayon, maaring hindi pa tumatalab ang tingin natin, pero di natin alam, nakita na natin. There is a divine separation. May paghahawi, may paghihidwa. May ginagawa ang Diyos sa buhay natin. At sinabi dito, "For I have come to set a man against his father, and daughter against her mother, and a daughter-in-law against her mother-in-law, and a person's enemies will be those of his own household." Hindi nag-a-advocate ang Panginoong Hesukristo dito ng dysfunctional or ng tawag doon, broken family. Hindi yun ang punto niya dito. Ang sinasabi niya lang dito, yung, well, literally nangyayari na sa ating pananampalataya, nagbabanggaan ang ating mga mahal sa buhay, umabot sa ganun. Pero makita natin dito, anong issue? The issue here is the most closest part or the most intimate part of our lives. Very important sa kultura ng mga Hudyo yung family. Very family-oriented ang mga Hudyo. Unimaginable sa kanila na sasabihin ni Kristo, pag-aaway-awayin ko yan. Pagbabanggaan sila dahil sa akin. Samantalang sinasabi sa law, honor your father and your mother. If you disobey your parents, you will not live long. Make sense? Bakit niya sasabihin ito ngayon? Bakit mo sasabihin sa amin, Panginoong Jesus, maglalaban-laban? Teka muna, this is not a popular thing to say. Maglalaban-laban kami. Pero mas pinalapit ng Diyos sa pinakaibutura ng puso ng tao. When he continued by saying, "Whoever loves father or mother more than me is not worthy of me, and whoever loves son or daughter more than me is not worthy of me." Mas pinalapit niya. Sa ibang parallel verse, sabi, yung negative, "If you don't hate your father or mother," hate na yung ginamit na word, mas strong. Pero isa na yung pinapakita dito, anong pinakamalapit sa puso mo? Mas palapitin pa natin. Pino na ba yung pagkakahiwa? Mas pinuhin pa natin. Gilingin na natin. Nakita na kayo nag-shashawarma? Nakita niyo yung knife na gamit nila? Pag nakita niyo nag-shashawarma sa Middle East, ako, iniloob ng Diyos na makita ko paano sila maghiwa. Ah, grabe. Hindi basta, search nyo sa internet kung paano sharp yung knife nila. Talagang akala mo dumaan sa gilingan yung karne. Sa atin dito, parang nagsisisig lang, di ba? May rhythm pa. Sa kanila talaga, pagka, when they use their knife, it's very skillful at minced yung meat na talagang makakain mo siya ng maayos. To think na dito ang shawarma, but usapang shawarma tayo ngayon. Because I want to drive a point. In the Middle East, kailangan sharp. Bakit? Ang kinakain lang doon ng shawarma ay lamb, mutton, goat, meat na hindi kagaya ng karne natin dito na malalambot lang. Doon kasama yung mga litid. Nasasabihin ko sa inyo, parang dumaan sa gilingan, literally. Ganon kapinong ginawa ni Kristo. Tignan natin, hindi na lang yung sa generally father, mother, hindi na lang yung sa mother-in-law, anak, sa ama. Ito na matindi. "Whoever does not take his cross and follow me is not worthy of me." What does it mean? If you're not ready to die, if you're not willing to forsake yourself, sabi niya, "Whoever finds his life will lose it, and whoever loses his life for my sake will find it." Pinino ni Kristo. From family, external pa yan somehow, to personal, and then to the very core, ikaw na. Kung hindi mo kayang iwanan ang sarili mong mga pangarap, ang sarili mong kagustuhan, ang mga kapritsyo mo sa buhay, ang sarili mo, "You're not worthy of me."
And this is a very divisive message. This is a very divisive message in a sense na walang gugustuhin na kalimutan niya ang kanyang sarili. In fact, gusto nga natin yung ma-promote ang sarili natin eh. Gusto natin yung gusto natin ang matupad, ang masunod. But the point here is, the division is not superficial or emotional. Ang paghihiwalay na ito ay hindi lamang panlabas o emotional lamang. Superficial or emotional. It is between the reprobate and the elect. Ito'y patungkol sa mga hindi mananampalataya at sa mga hinirang ng Diyos. The sheep and the goat, ang mga tupa at ang mga kambing, the wheat and the tares, ang dawag at ang, ano yung wheat sa Tagalog? Palay. The cross bearers and the crucifiers, ang nagbibit-bit ng krus at ang nagpapako sa krus. The saved and the damned, ang mga ligtas at ang mga nakondena. That's the division. Pinasimple ng Panginoong Diyos para maintindihan itong mga Hudyo na nire-reach out ng mga disipulo. At ngayon, gusto rin nating maintindihan, what is this divine division that Christ has brought to the world? In John chapter 3, verses 18 to 21, basahin natin. Whoever believes in him is not condemned, but whoever does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only Son of God. Kung sino daw ang nananampalataya ay hindi nakondena, hindi mapapahamak. Pero yung mga hindi nananampalataya ay kondena na. By default, sila'y patungo na sa kapahamakan, sa impyerno, sila'y kalaban ng Diyos. Verse 19, and this is the judgment. Ano daw yung judgment? Ano yung paghuhusga? The light has come into the world, and the people love their darkness rather than the light because their works are evil. Ano daw condemnation? Mahal ng tao ang kadiliman pagkat mahal nila ang kanilang kasalanan. They don't believe in God. Not because God doesn't exist, but because they know that God exists. Gusto nilang burahin ang Diyos. At sabi ni Jesucristo, if you don't believe that I am, you will die of your sins. Kung di ka manampalataya na ako'y Diyos, mapapahama ka sa iyong kasalanan. Siya ang Diyos ng mga Diyos at tagapagligtas na nagdala nung hidwa, nung paghihiwalay nito. Paghihiwalayin ang mga laman ng puso natin at makita natin, ano ba talagang pinananampalatayanan ko? Saan ba talaga ako nakakapit? Nakakapit ba ako sa mahal ko sa buhay? Nakakapit ba ako sa kung saan man kinakapit ako kung anuman? Nakakapit ba ako sa aking sarili? Or am I willing to be exposed in the light of God's word? Willing ba ako na may harap ako sa liwanag ng salita ng Diyos at may pakita kung ano yung kasalanan ko at pagsisihan ko ito? Sapagkat ang pinakamalaking kasalanan ng tao ay ang pag-disobey natin sa kanyang salita. Ang ating pagre-rebelde sa kanya. Sabi po dito sa verse 20, for everyone who does wicked things hates the light and does not come to light. Ang mga nagmamahal daw sa mga bagay na makasalanan ay ayaw sa liwanag. Natural yon sa taong makasalanan. Ayaw natin sa liwanag. Ayaw natin sa mabubuting bagay. At hindi tayo lalapit sa liwanag. Bakit? Anong mangyayari kapag tayo lumapit sa liwanag? Sabi ito, lest his works should be exposed. May expose kasi tayo. Kaya itong mga Hudyo na ginawang mission field ng Panginoon, nandito ng liwanag, daladala nila the light of God's word, and it slices them, dices them, separates them. Pinakikita yung laman ng kanilang kaibuturan at may expose. Mahal ko ba ang Diyos? Mahal ko ba talaga siya? Mahal ko ba siya to the point na kaya kong iwanan ng lahat at sundin lamang siya kung anong sinasabi ng kanyang salita?
Mahal ko pa siya na kaya kong kalimutan ang aking sarili at sundin ang kanyang kalooban. In verse 21, but whoever does what is true comes to the light, so that it may be clearly seen that his works have been carried out in God. Sinabi dito na kung sino man ang gumagawa ng katotohanan ay lalapit sa kaliwanagan. Doon na nasiseparate. May kaliwanagan ang salita ng Diyos. At kung sinong lalapit sa salita ng Diyos, yun yung pagdi-divide ng binanggit ko kanina sa mga reprobate and the elect, the goats and the sheep, the wheat and the tares, the cross-bearers and the crucifiers. Doon na di-divide. Doon tayo na paghihiwalay. The divine division naturally separates people of darkness from the people of light. Natural na hinihiwalay ng tabak ng Diyos, ng tabak na dala ni Kristo, yung katotohanang dala niya, yung mga nagmamahal sa kadiliman at nagmamahal sa kaliwanagan. Take note that those who are separated from us are condemned not because of any reason but because they love their sin. Tandaan natin, kung sino man ang nahiwalay sa atin, if you're identifying with Christ bilang isang mananampalataya, imagine this kung gano'n to ka-brutal. Anyone na hindi kay Kristo ay sa diablo. Gano'ng kabigat yun? Imagine, sabi ni Kristo, paghihiwa-hiwalayin, paglalaban-labanin ang magulang. Imagine na ikaw sa loob ng isang pamamahay, nagmamahal ka kay Kristo samantalang yung mahal mo sa buhay ay pinipersecute ka, ayaw kay Kristo. At sinabi kalaban siya ng Diyos. Why? Because they love their sin. Dahil mahal nila ang kasalanan nila. Ayaw nila na magsisi sa kanilang kasalanan. Kaya kung bakit ang daming relihiyon, ang daming mga man-made religion ang nangyayari ay sundin mo lang ito, gawin mo lang ito, paniwalaan mo lang ito, tapos okay ka na. Basta gawin mo lang ito. Gawin, sundin. Samantalang ang salita ng Diyos, ang Ebanghelyo ay sinasabi, ginawa ni Kristo, panampalatayanan mo, pagkat ginawa na niya, kaya magagawa mo rin. That's what separates us. Sabi, maraming religion sa mundong ito. But the truth is, there are only two religions. John MacArthur said, it is divided into two. The religion of human achievement and the religion of divine achievement or divine accomplishment. Pag samasamahin mo na lahat ng relihiyon sa mundong ito na nagsasabi na gawin mo ito, gawin mo ito, gawin mo ito, gawin mo ito, lahat yon gawa ng tao, samantalang ang sinasabi ng salita ng Diyos, the gospel, it is finished. Ginawa ko na. At isa yan sa pinakamalaking paghihiwalay sa mundong ito. It separates those who are believing and those who are unbelieving. Pinaghihiwalay nito ang nananampalataya kay Kristo at ang mga hindi nananampalataya kay Kristo. To take note, it is comforting to know that to be separated from the world, even with our most closest family members, even losing our very lives means being close to our Savior, Jesus Christ. Napakasarap sa pakiramdam na malaman na kung tayo man ay mahiwalay sa ating mga mahal sa buhay dahil sa pagsunod kay Kristo, mahiwalay man tayo sa pinakamamahal natin, mahiwalay man tayo sa ating mga sarili, meaning to lose our lives, it means that we will be close to God. Malalapit tayo sa Panginoon. Sa pagtatapos po ng aking mensahe ngayong hapong ito, here's our challenge. Marami kang gusto mangyari sa buhay mo. Ulitin ko ha. Marami ka, ikaw, na gustong mangyari sa buhay mo. Marami kang plano. Marami kang gustong marating, magawa. Marami kang gustong makuha. Ang tanong, ito bang mga gusto mo, ito ba'y maglalapit sa iyo sa Diyos o maglalayo sa iyo sa Diyos? Ito bang mga gusto mo mangyari, kalooban ba ng Diyos o hindi niya kalooban? The challenge today is to die to ourselves. Mamatay tayo sa ating mga sarili. Na kung sinabi
ng Panginoong Jesucristo, hindi ako nagdala ng kapayapaan dito, kundi ng tabak. Di baling nang makalaban mo ang buong mundo, wag lang ang Diyos. Di baling talikuran ka ng mga pamilya mo, mahal mo sa buhay, mga kaibigan mo, ng karelasyon mo, kung ang katumbas nun ay masusunod mo ang kalooban ng Diyos. Kaaway mo ang buong mundo, pero kakampi mo ang Diyos. That's the best position that you can have. But in reality, sa panahon ngayon, makita natin, tuwing ka sa paligid mo, maraming nagmamahal sa Diyos na makakasama ka. Nandiyan ang iglesia. Nandiyan ang kapatiran. Nandiyan ang mga iniwan ng lahat. At iniwan ng lahat para masunod lamang ang kalooban ng Diyos. Nandito tayo nagsasama-sama dahil nais nating sundin ang kalooban ng Diyos. Hindi tayo nandito para magpayaman. Hindi tayo nandito para gumanda ang ating estado sa lipunan. Hindi ka nagpamiyembro dito para meron kang posisyon sa lipunan. Na masabi, ah, membro ka pala ng CCRBC. Ay, naku, huwag nung ano yan. CCRBC yan. Hindi tayo nagpapamembro dito para meron tayong proteksyon. Hindi. Kaya tayo dito nagsasama-sama dahil gusto natin yung katotohanan ng salita ng Diyos. Na mawala man sa atin ang lahat. Mawala man ng kayamanan. Ultimong ating mga buhay. Nasa atin naman ang kaligtasan ng Panginoong Jesucristo. Hindi dahil mabait tayo. Baka nga mas mabait pa yung kapitbahay natin sa atin kung tutuusin. Pero dahil tayo nagsisisi sa ating mga kasalanan at nananampalataya tayo na si Kristo lamang ang tagapagligtas at makapagliligtas sa atin. Wala nang sino man. In conclusion, are we comfortably fraternizing with the enemies of the cross? Tayo ba'y komportable na nakikipaghuntahan, nakikipagkaibigan sa kalaban ng krus? The enemies of the cross, the enemies of the gospel. Are we enjoying unity in expense of truth? Nag-enjoy ba tayo na tayo ay nagkakaroon ng pagkakaisa sa expense? Ano ba yung expense? At the expense, ano ba sa Tagalog yun? Na ang kapalit ay ang katotohanan. Okay, sige, makikisama ako sa barkada ko, makikompromise ako sa pamilya ko, sa kung kanino man, pero ang katumbas nun, tinatalikuran natin ang katotohanan. So here's our challenge this afternoon. Lose your life. Lose your life. Do not gratify the flesh. Yung naisin natin, habang lumalapit tayo sa Diyos, habang lumalakad tayo sa makipot na daan, it is our daily duty to mortify our sins, to not gratify the flesh. It's also our daily challenge, our daily task, daily responsibility to pick up our cross and identify with Christ. Gusto nating makilala bilang tagasunod ni Kristo. Para sa mga mananampalataya, let's continue to love God and hate sin. Magkaisa tayo sa katawan ni Kristo. Let us be united in the body of Christ and be alienated by the world. Sana habang tumatagal, nakikita ng mundo na sino ba itong mga taong ito? Hindi kami makarelate. Pero kung nakaka-relate sa iyong mundo, in a sense na parehas na rin ang inyong salita, ang inyong itsura, ang inyong hininga, lahat na parehas sa inyo, may problema tayo mga kapatid. Sabi nga kanina, we should be the antithesis of the world. When John MacArthur's preaching, yung narinig yung preaching ni John MacArthur tungkol doon, sabi, kung ihihilera ka ba sa mundo, ito yung mga unbelievers, at itabi ka, may difference bang makikita? Kung ang simbahan ng Iglesia ng Panginoong Diyos ay ihihilera sa ibang mga reliyon, meron bang difference na makikita? And then he said, we should be the antithesis of the world. Tayo dapat yung kabaliktaran ng mundo. Have peace in the truth of God's justification, of Christ's justification. Ikaw ay pinawalang sala sa pamagitan ng dugo ni Kristo Jesus. Kaya ending, carry your cross. Kung ikaw yung mamamatay, mamatay kang isang inosente, isang malinis, isang pinabanal ng Diyos.
compared mo na mamamatay ka na ikaw ay isang makasalanan. Christ died for your sin. Now, die for the cross. Die and be forgotten. Preach the word, die and be forgotten. A famous message by some of the by one of the martyrs of the cross. Sa hindi mananampalataya, paulit-ulit ang pagtawag ng Diyos na manampalataya ka sa natapos na gawa ni Kristo Jesus. Huwag kang manalig sa sarili mong dunong, sa sarili mong katalinuhan. Huwag kang manalig sa kung ano yung alam mo na. Maaring mali ka. Maniwala ka sa sinasabi at manalig ka sa sinasabi ng salita ng Diyos. Huwag mong itaboy ang kamay na inaabot ng Panginoong Jesus sa iyo. Magsisi ka sa iyong mga kasalanan. Nasa kanyang pag-asa, nasa kanyang kapayapaan, nasa kanya ang tunay na kapayapaan. Mag-ingat ka sapagkat nandiyan ang paghuhukom ng Diyos. Hindi natin alam kung kailan tayo kukuhain ng Diyos. Pero isa lang nalalaman ko, kung narinig mo ngayon ang Ebanghelyo, na si Kristo'y namatay dahil sa iyong kasalanan, panampalatayanan mo yon, manghihingi ka ng tawad at siya'y sambahin mo at sundin for the rest of your life. Nandoon ang pag-asa natin kay Kristo. Tayo po ay manalangin. Aming Ama, salamat o Diyos sa iyong salita. Salamat dahil kayo po ang Diyos namin na mahabagin. Binigay mo ang iyong bugtong na anak na si Kristo Jesus, hindi para kami ay kundinahin, kundi para kami ay iligtas sa pamagitan ng kanyang kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay. Dahil dito, Panginoong Diyos, patuloy naming inaasam na kami ay mamatay sa aming mga sarili, na mas piliin ka namin kaysa sa aming mga nasa paligid na nagsasabing mahal kami, sa paligid na nagsasabing nasa kanila ang satisfaction, nasa kanila ang kagandahan ng buhay. Dalangin namin, Lord, na patuloy niyo kaming lingapin, na huwag kaming masilaw sa mundong ito. Bagkus, Panginoon, tayuan namin ang katotohanan ng iyong salita. Ito po ay isang bagay na hindi popular, pero hindi kami matatakot, O Diyos, dahil sinabi mo, nasa iyo lamang ang kapayapaan, nasa iyo lamang ang buhay, ikaw ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sapagkat sa oras na kami ay haharap sa iyo, O Diyos, wala kaming ibang maiharap kundi ang dugo ni Kristo na nagbayad sa aming kasalanan. Hindi yung aming relihiyon, hindi yung aming galing, hindi yung aming kabaitan, kundi, Panginoon, ang natapos na gawa ng iyong anak na si Kristo Jesus. Kaya, O Diyos, patuloy mo kaming samahan, patuloy kaming lumago sa pagkakilala sa iyo, patuloy mo kaming lingapin, O Diyos. Ito ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.